Ang buhay ay sadyang napakaraming pagsubok. Kaya sa lahat ng oras ay kailangan mong magpakatatag. Dahil kung magiging mahina ka ay wala kang patutunguhan. Yan ang natutunan ng ating sender for today, mga ka-online. Maganda o masalimuot man ang buhay mo ay kailangan mong harapin at suungin dahil kung hindi ay isa kang talunan. Ang kwentong ibabahagi sa inyo ngayong araw ng ating sender ay kwentong puno-puno ng pagsubok at pagdurusa. Dear Papa Dudut, itago mo na lamang ako sa pangalang Rosario. Dati akong nakapiit dito sa Women's Correctional sa Mandaluyong. Kalalaya ko lamang noong 2019. Samantala, nadiskubre ko ang iyong programa sa pamamagitan ng isa kong pamangkin at yon ang madalas naming pinakikinggan tuwing tanghali. At eto nga, kinumbinsin niya ako na sumulat sa iyo upang ibahagi ang aking kwento ng buhay na ayon sa kanya ay kapupulutan daw ng aral. Nangako naman ang kaibigan ko na ipapadala niya ang sulat ko sa inyong tanggapan at sana'y mapili po ninyo itong itampok, Papa Dudut. Alam ko na kapag narinig ng inyong mga tagapakinig na isa kong ex-convict, malamang ay iisipin nila na masama akong tao. Inaamin ko na nagkasala ako noon sa batas, pero pinagbayaran ko na yon ng mahabang panahon. Sana ay huwag niyo naman akong husgahan, dahil lahat naman tayo ay may karapatang magbago. At saka nagkasala lamang ako sa batas dahil pinagtanggol ko lamang ang sarili ko. Papa Dudut, bata pa lamang ako nang makaranas ng hirap at pang-aapi. Pinatay ang mga magulang ko sa mismong harapan ko. Matinding trauma ang inabot ko ng panahon na yon. Pero wala ni isa ang tumulong para mawala ang takot at pighati sa aking puso. Nang sumapit ako sa edad na 10 ay naging biktima naman ako ng pang-aabuso at panggagahasa mula sa aking tiyuhin. At 4 na lalaking pinsan na 5 hanggang 7 taon ang tanda sa akin. Pero Papa Dudut, kahit kailan ay hindi ako nakatikim ng hustisya. At nanatili yon sa aking dibdib hanggang sa ako ay magdalaga na. Kinalaunan dahil na rin sa matinding kahirapan ay pinasok ko ang pagbebenta ng laman. Doon ko nakilala si Alan at minahal. Pagkatapos ay binahay ako ni Alan. Noong una itinuring niya akong parang tunay na asawa ngunit lumipas ang ilang taon ay nagiba na ang pakikitungo niya sa akin. Palagi niya akong sinasaktan sa tuwing nagtatalo kami. May pagkakataon ding kinukulong niya ako sa kwarto. Minsan sa kulungan pa ng aso. Halos mabaliw ako noon sa pagmamaltrato ni Alan sa akin. Hanggang sa isang gabi ay dumating ang aking asawa na may kasamang ibang babae. Hindi ko maitago noon ang selos habang parang bulati kong kumapit ang babae sa mga braso ni Alan. Sino yung babaeng kasama mo? Usig ko kay Alan. At saka anong ginagawa niyo dyan? Tanong ko pa sa aking asawa. Siya si Joyce, sagot ng magaling kong asawa. Babae mo? Tanong ko sa kanya na nanunuri. Ang lakas ng loob mong dalhin ang kabit mo sa bahay natin? Ang sabi ko habang umiinit na ang aking ulo dahil sa selos. Pero lalong nag-init ang ulo ko nang magsalita ang kabit ni Alan. For your information, Rosario, dito na ako titira sa bahay ni Alan. Total naman ay nagmamahalan kaming dalawa. Dapat lang na magsama na kami sa iisang bahay. Dito na titira si Joyce kasama natin. Kaya ikaw, tumabi ka dyan. Ang sabi ni Alan sa akin sabay tabig sa akin. Halos mawalan ako ng balanse noon. Sa pagkakataong yon ay umiyak na lamang ako sa sobrang galit at pagsiselos. Hindi ako papayag na tumira ang babaeng yan dito. Alan, asawa mo ko. Pagpoprotesta ko. Asawa? Nagpapatawa ka ba? Hindi naman tayo kasal eh. At saka pwede ba? Huwag mo nang questionin ang kapangyarihan ko. Ako ang hari ng bahay na ito. Kaya ako lang ang masusunod. Ang sabi ni Alan sa akin habang ipinapakita sa akin na siya ang batas.
Pagkatapos ay narinig kong nilambing ni Alan ang kabit niya sa harapan ko. Basta mahal ko ha, feel at home. Ang sabi niya sabay halik sa pisngi nito. Kinikilig naman ang kabit na halatang nang aasar sa akin. Siya nga pala Rosario, sa kwarto natin matutulog si Joyce. Siya ang gusto kong makatabi sa pagtulog. Ang sabi sa akin ng magaling kong asawa. Gusto kong tumutol sa aking mga narinig mula sa aking asawa. Pero paano ako? Saan ako matutulog? Tanong ko. Diyan ka sa sala matulog. Suhestyon naman ni Alan. O kung ayaw mo, sakulungan ka ng aso sa labas matulog. Sarkastikong sabi pa nito. Papa Dudut, wala akong nagawa noon kundi ang hayaan na lamang si Alan sa gusto niya. Kapag tumutol pa kasi ako ay lalo lang niya akong sasaktan. Aaminin ko na naduduwag ako sa aking asawa kaya hanggat maaari ay kinikimkim ko na lamang ang sakit na nararamdaman ko sa halip na lumaban. Pero minsan naiisip ko na parang mali yung ginagawa kong pagsasawalang kibot dahil umaabuso na ang aking asawa at kabit niya. Palagi nila akong sinasaktan at inaalila sa bahay. Lalo na si Joyce na kung makauto sa akin ay akala mo ay siya ang reyna ng bahay. Tulad na lamang isang gabi kakatapos ko lamang maglinis ng bahay nang tawagin ako ni Joyce. Agad naman akong lumapit para alamin ang kanyang ipag-uutos sa akin. Ilutin mo nga itong mga paa ko, masakit eh, utos sa akin ni Joyce. Nasa loob din ng kwarto si Alan at abala sa panonood ng TV. Ano pa bang hinihintay mo? Sundin mo na ang pinag-uutos ko sa'yo, sigaw pa niya sa akin. Sinunod ko na lamang ang utos ng kabit at hinilot ko ang paa niya. Pero dahil sa hindi ako sanay manghilot ay nasasaktan lamang si Joyce. Aray ko Rosario, ayusin mo nga ang panghihilot sa paa ko, sigaw pa ng babae sa akin. Ipinagpatuloy ko na lamang ang aking ginagawa pero kahit na anong gawin ko ay hindi siya nasisiyahan. Kaya isang malakas na sipa ang natanggap ko sa kanya na tumama noon sa aking mukha. Tama na nga, huwag mo nang hilutin ang paa ko. Wala kang kwentang manghilot, lalo pang nangalay ang mga paa ko. Galit na wika ni Joyce. Umalis ka nga dito, ayokong makita yung pagmumukha mo. Sa pagkakataong yun ay nagpakita ako ng galit kay Joyce. Sumusobra ka na, akala mo kung sino ka mag-utos sa akin, ang sabi ko. Pero hindi nagpasindak ang malditang kabit sa akin. Ano, lalabanan mo na ako? Baka gusto mong masapo ka namin ni Alan, pagbabanta pa nito sa akin. Sa pagkakataong yon ay ibinaling ni Alan ang atensyon niya sa amin. Rosario, si Joyce na ang reyna ng bahay na ito. Sundin mo lahat ng inuutos niya. At saka binabalaan na kita. Kapag nagsumbong sa akin si Joyce, na pinakikitaan mo siya ng hindi maganda, titiyakin ko sa iyo na magkakalatay ng sinturon ang buo mong katawan. Tandaan mo yan, banta din niya sa akin. Papa Dudut, mahal na mahal ko noon si Alan, kaya masakit sa akin na tratuhin niya ako ng ganon. Hindi naman ako nagkulang sa kanya bilang asawa at ibinibigay ko naman ang lahat sa kanya. Ngunit ang isinukli niya sa akin ay iba yung paghihirap at pagdurusa. Nang dumating sa bahay si Joyce sa buhay namin, ay naging kalbaryo na ang buhay ko, Papa Dudut. Bukod sa pambubugbog mula sa aking asawa at pang-aapi ang ibinibigay sa akin ng babaeng yon, ay hindi ko naman makuhang lumaban dahil takot ako kay Alan. Hindi ko naman makuhang umalis sa bahay dahil mahal ko nga si Alan. At handa akong magpakamartir para lamang sa lalaking yon. Bukod kina Alan at Joyce, naging kalbaryo din ang buhay ko dahil sa ina ng asawa ko. Palibasa, hindi niya ako gusto para kay Alan. Kaya ginawa niyang lahat ng klaseng pang-aapi sa akin para lamang umalis ako sa bahay na yon. Tulad na lamang isang araw ay bumisita ang matandang bruha dahil na rin sa imbitasyon ni Alan at Joyce. At nakukutuban na ako noon kung ano ang mangyayari sa akin ng araw na yon. Tita Lolita,
ang bati ni Joyce sabay beso sa ina ni Alan. Mukhang botong-boto naman ang matanda kay Joyce kung titignan ang kasiyahan sa mukha nito. Kumusta na ang future wife ng anak ko? Masayang kumusta ng nanay ni Alan sa kabit ng anak niya. Ito po, nag-i-enjoy kasama si Alan, sagot naman ni Joyce. Naku, mabuti naman, siya nga pala. Huwag mo na akong tatawaging tita. Mami na lang. Total naman parang anak na rin ang turing ko sa'yo. Wika ni Lolita na giliw na giliw sa walang hiyang kabit. Pagkatapos ay bumaling ito ng titig sa akin. Halata ang kanyang pagbabago ng reaksyon. Alan, kailan mo ba paaalisin ang babaeng yan? Tanong niya sa kanyang anak patungkol sa akin. Ma, hindi po aalis si Rosario dito sa bahay. Tipid na sagot naman ni Alan. Pero agad na sumigunda si Joyce. Mami, si Rosario po ang alila namin dito sa bahay. Sabi niya habang nakatingin sa akin na halatang nangaasar. Kung kailangan ninyo ng muchacha, sana nag-hire na lang kayo ng iba. Pangiinsulto sa akin ni Lolita. Hay nako, ang ganda-ganda na sana ng mood ko sinira lang ng babaeng yan, ang sabi pa nito sa akin. Pinagpasensyahan ko na lamang ang matanda at sa halip ay iniwan ko na lamang silang nagkwekwentuhan sa salas. Habang ako naman ay dumiretso sa kusina para magluto ng pagkain para sa tatlo. Ngunit nang matapos na ang aking pagluluto at inihain ko na sa kanila ang pagkain ay hindi yun nagustuhan ni Lolita. Kaya malulutong na panlalait ang inabot ko mula sa kanya. Ano ba tong luto mo? Bakit ganito ang lasa? Usig sa akin ang matanda. Pagkatapos ay tumayo ito sa kanyang kinakaupuan at lumapit sa akin. At doon ay sinabunutan niya ako, Papa Dudut. Alam kong sinasadya mo to. Anong nilagay mo sa pagkain namin? Bakit ganon ang lasa? Gusto mo kaming lasunin, no? Interrogasyon sa akin ng aking hilaw na biyanan. Hindi po, Nanay Lolita, buong pagtanggi ko. Umiyak na ako noon sa sobrang sakit na para ba kasing matatanggal na ang anit ko sa pagkakasabunot niya sa akin. Maawa po kayo sa akin, nasasaktan na po ako pag mamakaawa ko. Sige Mami Lolita, saktan niyo pa yung babaeng yan. Ingudgod niyo sa sahig para mas masaya. Panunukso pa ng walang hiyang si Joyce. At tila sinunod naman yon ni Lolita. Tinulak niya ako na naging dahilan para mawalan ako ng balanse at bumagsak sa sahig. At doon ay muli niya akong sinabunutan at ginudngod ang aking mukha sa sahig. Mabuti na lamang at nakita kong tumayo si Alan para awatin ang kanyang ina. Bagamat huminto na si Lolita sa pananakit sa akin ay panay naman ang mura niya sa akin sa buo kong pagkatao. Kapag hindi mo pinaalis ang tangang babaeng yan, ako na mismo ang magpapaalis sa kanya. Hindi ko na masikmura na manirahan pa ang babaeng yan sa bahay na pagmamay-ari ko, aniya ng matanda. Papa Dudut, tiniis ko ang lahat ng pangaapi nila sa akin. Araw-araw nila akong binubugbog, sinasampal, kinukurot at nilalait ang buo kong pagkatao pero naging manhid ako at sa halip ay pinagpasadyos ko na lamang silang lahat. Umaasa pa rin ako noon na isang araw ay magbabago sila ng pakikitungo sa akin at tatanggapin nila kung sino ako. Pero sa huli nagkamali ako at lalo silang naging malupit sa akin, Papa Dudut. Sa kabilang banda ay hindi ako hinayaan ng Diyos na malugmok lamang sa pangapi dahil ibinigay niya sa akin ang isang kaibigang magiging sandigan ko sa lahat ng mga pagsubok na pinagdaraanan ko. Walang iba kung hindi si Mauricio. Matagal ko ng kaibigan si Mauricio. Siya ang tumulong sa akin para makaalis ako sa bahay ng rapist kong tsuhin at mga pinsan. Dati siyang call boy at macho dancer sa isang gay bar malapit sa amin. Dahil sa laki ng kinikita niya noon ay doon ko naisipang magpokpok. Natatandaan kong tumutol si Mauricio noon sa naging trabaho ko at nangako siya sa akin na tutulungan niya akong maghanap ng marangal na trabaho ngunit buo na ang desisyon ko. Hindi nagtagal ay nagpakalayo-layo ako noon nang hindi nagpapaalam sa kanya. Muli na lamang kaming nagkita ni Mauricio noong magdadalawang taon na kaming nagsasama ni Alan. Isa na siyang security guard na naka-assign sa isang bangko malapit sa amin.
Natuwa ako kasi nagawa ang magbagong buhay ni Mauricio. Samantala naging matalik na magkaibigan ulit kami ng lalaking tagapagligtas ko. At siyang madalas kong sabihan at hinga ng payo sa tuwing nawawala na ako ng pag-asa sa buhay. Isang araw nagkita kami ni Mauricio sa palengke. At agad niyang napansin ang paso ko sa braso at mukha. Buti natitiis mo pa ang pangbubugbog sa iyo ng asawa mong hilaw. Hindi maitago ni Mauricio ang inis sa mga nakita niya. Makita ko lang yan si Alan, babasagin ko talaga ang pagmumukha niyan. Huwag mo na akong alalahanin, malayo ito sa bituka, ang sabi ko na lamang sa kanya. Hindi mo maiiwasan sa akin ang mag-worry sa'yo. Tingnan mo yung itsura mo, Rosario. Bakit mo naman hinayaan ang asawa mo na maltratuhin ka ng ganyan? Kung ituring ka niya parang hayop, umalis ka na sa bahay ni Alan. Impyerno lang ang buhay mo doon, ang payo pa sa akin ni Mauricio. Mauricio, hindi ko kaya. Mahal na mahal ko si Alan, ang sabi ko. Nainis siya sa aking mga sinabi. Mahal? Mahal mo pa rin si Alan hanggang ngayon? E ikaw, mahal ka ba ni Alan? Natahimik ako. Aminado naman akong hindi ako mahal ng aking asawa, Papa Dudut. Ano? Bakit hindi ka makasagot? Sabi niya nang mapansing wala akong imik. Pagkatapos ay hinawakan niya ang aking dalawang kamay. Pakiusap, umalis ka na sa bahay na yon. Alam mo, sa totoo lang ay nasasaktan ako sa tuwing nakikita kita sa ganyang sitwasyon. Rosario, huwag ka namang magpakamartir sa asawahin mo. Ang sabi ni Mauricio bago huminga ng malalim. Kung ako ang asawa mo, hinding-hindi ko gagawin yan sa'yo. Mamahalin kita ng tapat at irerespeto ko ang buong pagkatao mo. Naantig naman ako sa mga sinabing yon ni Mauricio, Papa Dudut. Alam ko at ramdam ko namang mahal niya ako. Ngunit ang puso ko noon ay nakalaan pa rin kay Alan. Kasi hodang sinasaktan niya ako at nilalapastanganan ang buo kong pagkatao. Papa Dudut, ipinagpatuloy ni Mauricio ang pagmamahal sa akin bilang kaibigan. Siyang naging sandigan ko sa mga problemang pinagdaraanan ko. Ngunit walang magawa noon si Mauricio dahil noong mga panahong yon ay nagbibingi-bingihan ako at sinusunod ko pa rin ang aking puso kahit sinasabi na ng isipan ko na isang malaking katangahan ang ibigin ng isang katulad ni Alan. Ipinagpatuloy ko pa rin makisama kay Alan kahit na wala na siyang respeto sa akin. Ewan ko ba, Papa Dudut, pero nagpakatanga ako ng sobra sa kanya. Sa kabilang banda ng malaman ni Alan na madalas akong makipagkita kay Mauricio, ay pinabugbog niya ako. Ang sakla pati si Joyce ay nakisama pa sa pananakit sa akin. Gustuhin ko mang lumaban ngunit nag-iisa lamang ako. Bukod sa naunahan ako ng takot ng mga panahong yon, isa lang ang hinihiling ko sa Diyos. Ang mamatay na. Papa Dudut, nagpatuloy ang kalbaryo ko sa kamay ng aking asawang si Alan. Bukod sa madalas niya akong pagbuhatan ng kamay ay tinotorture din niya ang isipan ko. Madalas niya akong lait-laitin at ipahiya sa maraming tao. Sa tulong din ni Joyce ay pinamukha sa akin ni Alan na ako ang pinakawalang kwentang tao na nabubuhay sa mundo. Samantalang habang naglalaba ako ay hindi ko namalayang lumapit si Joyce sa akin. In fairness ha, ang ganda mo ngayon. Bagay na bagay pala sa iyo ang mga pasamo sa mukha. Pangaasar pa nito sa akin. Abala ko, Joyce. Wala akong panahon sa pangaasar mo. Seryoso kong sabi sa kanya habang nakatutok pa rin sa aking ginagawa. Ngunit nagalit ang kabit sa aking sinabi. Hindi ko gusto yan. Hindi uubray ang kamalditahan mo sa akin. Giit niya sa akin. Pagkatapos ay hinila nito ang aking buhok at sinubukan kong manlaban ngunit sadyang mabilis si Joyce at agad niyang nahawakan ang mga braso ko. Hindi mo ako kaya, Rosario. Siguradong talo ka lang kapag lumabang ka pa sa akin. Hindi na ako lalaban sa iyo, ang sabi ko sa kanya habang namimilipit ako sa sakit. Bitawan mo na ako, parang awa mo na. Hindi nagtagal ay binitawan at tinulak niya ako na siyang pagbagsak ko sa sahig.
Tumama pa ang isang kamay ko sa bunganga ng banyera kaya nahiwa at nasugatan pa ako. Alam mo Rosario, hindi ka nakakaawang tignan kaya kahit na mag-iiyak ka dyan, walang maaawa sa'yo. Bakit kasi ayaw mo pang umalis dito? Tingnan mo ang napapala mo. Teka, umaasa ka ba rin ba na mahal ka ni Alan? Panunuya niya sa akin. Rosario, kahit na anong gawin mo hindi ka mamahalin ni Alan. Hindi mamahalin ni Alan ang isang katulad mo na tanga. Isa ka lamang hamak na basura. Kaya kung ako sa'yo, mag-impake ka na at lumayas ka na sa bahay na ito. Para sa akin na ng buong buo si Alan. Pagkatapos ay umalis na ang demonyo at naiwan ako sa isang sulok at parang basang sisiw. Umiiyak ako habang hawak-hawak ko ang kamay na nasugatan. Papa Dudut, hindi sa duwag ako pero wala talaga akong laban kay Joyce na hindi hamak na malaki ang pangangatawan at mas matangkad sa akin. Kaya wala akong magawa sa tuwing sinasaktan niya ako. Samantala aaminin ko na sa puntong yon ay nawawala na ako ng pagmamahal kay Alan. At gusto ko nang umalis sa bahay na yon. Pero hindi ko magawa dahil pinipigilan at sinasaktan ako ng asawa ko sa tuwing nagtatangka akong tumakas. Kinagabihan matapos kong linisin ang kwarto ay tiyempong dumating si Alan at Joyce. Nanginig ang buong katawan ko sa galit nang makita ko ang dalawa na naglalambingan. Napansin yata yon ang malditang kabit kaya bigla niya akong binatukan. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Ang sabi pa niya sa akin. Naingit ka sa amin ni Alan oh. Sa pagkakataong yon ay naiyak na ako sa galit Papa Dudut. Alan, hindi ko na kayang sikmurain pa ang pagpapahirap na ginagawa ninyong dalawa sa akin. Hayaan mo na akong umalis. Huwag kang mag-alala. Oras na makalis na ako sa bahay na ito, hindi ko na kayo guguluhing dalawa. Hindi kumibo si Alan at sa halip ay si Joyce ang nagsalita. Eh bakit ka namin paaalisin? Eh di nawalan kami ng alila dito sa bahay. Hindi ba Joyce sabi mo sa akin, gusto mong umalis na ako dito sa bahay? Nagbago ng isip ko, sagot ni Joyce sa akin. Kesa mag-hire pa kami ng katulong, ikaw na lang ang alilain namin, libre pa. Pangiinsulto pa niya sa akin. Sa pagkakataong yun ay biglang nagsalita si Alan. Hindi ka aalis ng bahay. Pero bakit Alan? Pakawalan mo na ako. Pagmamakaawa ko sa aking asawa. Pag pinakawalan kita, kanino ka pupunta? Kay Mauricio? Hindi ko ahayaang mapunta ka sa lalaking yon. Pagmamatigas ni Alan. Malaki kasi ang insecurity niya kay Mauricio kaya handang gawin ni Alan ang lahat para hindi kami maging masayang dalawa Papa Dudut. Ang gusto namin magdusa ka habang buhay. Malademonyo ang sabi naman ni Joyce. Sa pagkakataong yon ay nag-hysterical na ako Papa Dudut. Ano bang kasalanan ko sa inyo at ginagawa niyo sa akin to? Tanong ko. Ngunit sa halip na sagutin ang tanong ko ay binatukan lamang ako ni Joyce. Tigilan mo na nga ang kadramahan mo. Ang sabi pa niya sa akin. Pagkatapos ay bumaling ito kay Alan. Nanlalambing ulit. Alan? Matagal-tagal mo na rin akong hindi naroromansa. Tara, paligayahin kita. Pangaakit ni Joyce sa aking asawa. Sige mahal, tugon ni Alan at nilambing din niya ang kabit niya sa mismong harapan ko. Pagkatapos nito ay bumaling siya sa akin. Rosario, lumabas ka na. Utos niya sa akin. Pero tumutol si Joyce. Teka Alan, mas maganda siguro kung panoorin tayo ni Rosario na magsiping. Hindi ba mas maganda? Suhestyon ng demonya kay Alan habang nakatingin sa akin. Pagkatapos noon ay nagsimula ng maghalikan sa harapan ko ang dalawa. Halos sumabog ako noon sa galit. Rosario, anong masasabi mo? Naiinggit ka na ba? Pangaasar pa ni Joyce sa akin. Dahil hindi ko na masikmura pa ang aking nasasaksihan ay dali-dali akong lumabas ng kwarto at tumungo sa pinto sa sala para lumabas na ng bahay. Ngunit naalala kong kinakandena nga pala at pinapadlak pala ni Alan ang pinto paggabi para hindi ako makatakas sa bahay. Napaiyak na lamang ako at napasalampak sa sahig. Tinatakpan ng parehong tenga para wala akong marinig
sa mga halinghingan nila Joyce at Alan habang nagtatalik sila. Matinding torture sa akin nang makita sina Alan at Joyce na nagsisiping sa harapan ko. Simula noon ay biglang naglaho na ang pagmamahal ko kay Alan at napalitan ito ng galit at pagkamuhi. Kinimkim ko yon papadudod hanggang sa umapaw na ito ng tuluyan at nagpa siya na akong subukan ulit na tumakas. Ngunit nabigo ako dahil sadyang swapang at makasarili si Alan at hindi niya ako hinayaang umalis ng bahay. At sa halip ay madalas niya akong ikulong at ikandado sa loob ng bahay kapag umaalis sila ni Joyce para pumasok sa trabaho. Nang mga panahong yon papadudod ay nawala na ako ng pag-asa para makaalis sa impyernong bahay na yon. Humingi ako ng tulong sa Diyos ngunit hindi niya ako pinakinggan. At sa halip ay lalo pa akong nalugmok sa kamay ni Alan. Doon papadudod ay unti-unti nang umapaw ang galit ko sa mga taong nang ape sa akin. Kaya isang araw ay tuluyan na akong sumabog na parang bulkan. Umaga noon, maaga akong gumising at nagluto ng almusal para sa dalawang demonyo. Nag-iinit din ako ng tubig noon para sa kape ng dalawa. Samantala, maaga ding nagising sina Alan at Joyce para maghanda para sa pagpasok nila sa trabaho. Naabutan ako ni Alan na naghihiwa ng bawang at sibuyas na gagamitin ko noon para sa sinangag. Rosario, bilisan mo nga dyan. Nagugutom na si Joyce, sigaw ni Alan sa akin. Pero nanatili lamang akong walang imik. Ano ba Rosario, ang kupad mo? Ako na nga magluluto dyan, sigaw ulit niya sa akin sabay lapit. Ngunit naunahan ko siya nang tangkain niya akong tabigin. Hawak ang kutsilyo agad kong sinaksak yon sa dibdib ng aking asawa. Hayop ka? Sigaw ko pagkaraang ibaon sa kanya ang kutsilyong hawak ko. Nagulat si Alan sa aking ginawa at napahandusay siya sa sahig. Naghihingalo na siya pero sinubukan pa rin niyang magsalita. Rosario, pakiusap. Huwag mong gawin yan. Tulong! Tulong! Ngunit halos wala nang lumabas na boses sa kanyang bibig dahil patuloy sa paghahabol siya ng hininga. Pero hindi doon natatapos ang lahat papadudot dahil pinagsasaksak ko pa si Alan. Hindi ako tumigil papadudot hanggat hindi siya namamatay at naliligo sa kanyang sariling dugo. Dapat lang yan sa'yo. Mamatay ka na. Hayop ka Alan. Mabulok ka ngayon sa impyerno. Ang sabi ko habang pinagmamasda ng walang buhay na katawan ni Alan. Ngunit dumating si Joyce at nagsisigaw sa kanyang mga nakita. Hindi ko binitawan ang kutsilyong hawak ko at sa halip ay kinuha ko pa ang takoring naglalaman ng mainit na tubig at hinabol ang patakas ng si Joyce. Naabutan ko ang walang iyang kabit at halos maihi ito sa kanyang salwal pagkakita niya sa akin na punong-puno ng dugo ni Alan. Rosario, maawa ka sa akin. Huwag mo akong papatayin. Pagmamakaawa niya sa akin. Maawa ko sa iyo? Ikaw ba? Naawa ka ba sa akin? Hindi. Tulad ni Alan, dapat ka ring mamatay. Sigaw ko sabay buho sa kanya ng mainit na tubig. Napasigaw si Joy sa sobrang sakit habang nalalapnos ang kanyang balat. Sinubukan pa niyang tumakbo palayo sa akin ngunit sinabuyan ko ulit siya ng mainit na tubig sa mukha at katawan. Nadalid din ang mainit na tubig ang kanyang mata kaya tuluyan na siyang nawala ng balanse at bumagsak sa sahig. Dapat sa iyo ay mamatay. Magsama na kayo ni Alan. Sigaw ko ulit at pagkatapos ay pinagsasaksa ko si Joyce ng kutsilyo. Mga hayop kayo. Dapat lang sa inyo ay mamatay. Maya-maya ay unti-unting bumalik ang aking katinuan at tumambad sa akin ang parehong duguang katawan ni na Alan at ni Joyce. Nakonsensya ako. Hindi ko akalain na makapapatay ako ng tao at sa brutal na pamamaraan pa. Napaiyak na lamang ako noon. Diyos ko, patawarin niyo sana ako. Pero ginawa ko lang ang nararapat sa kanila. Yon ang huli kong sinabi bago ako tumayo at hinanap ang cellphone ni Alan sa kwarto. Pagkakuha ko ay agad akong tumawag ng pulis para sumuko sa nagawa kong krimen.
Papa Dudut, yun na siguro ang pinakamalungkot na parte ng aking buhay, ang magkasala hindi lang sa batas kundi sa mata ng Diyos. Napatay ko po si Alan dahil nagdilim ang paningin ko sa sobrang galit. Sa kabilang banda ay nakaligtas si Joy sa ginawa ko ngunit nag-iwan niyo ng bangungot sa kanya hanggang sa kasalukuyan. Ako naman ay pinagbayaran ko dito sa Women's Correctional ang nagawa kong krimen. Sinintensyahan ako ng habang buhay na pagkakabilanggo ng korte kaya tinanggap ko na ang posibilidad na habang buhay na rin akong malulugmok dito. Sa kabilang banda, habang nasa bilangguan ako noon ay madalas dumadalaw sa akin si Mauricio at kinalaunan ay muli siyang nagtapat ng pag-ibig sa akin na siya ko namang tinanggap. Hindi naglaon ay nagpakasal kami ni Mauricio sa loob at inaamin ko na noong una ay nahirapan ako sa bilangguan pero nang dumating si Mauricio ay nawalang hirap ko. Palagi siyang nakahandang tumulong sa akin. Pero may awa din ng Diyos. Matapos ang maraming taon ay naging isa na akong kandidatang bilanggo na pwedeng mabigyan ng parole. Hindi nagtagal itong 2019 ay nakalaya na rin ako at nakapagsimula ng panibagong buhay. Eto na ako ngayon Papa Dudut, ine-enjoy ko na ang buhay malaya. Palagi kong kasama ang aking asawa at araw-araw ay puro masasayang alaala ang ibinibigay niya sa akin. Nagtutulungan din kami para mabuhay kasama ang ilang mapagkakatiwala ang pamangkin ni Mauricio ay nagtayo sila noon ng isang kainan kung saan ang specialty namin ay beef mami, lomi at pares. Isa sila sa nagpauso ng lomi overload kung saan sa halagang 70 pesos ay hahainan ka na ng isang malaking mangkok ng lomi na punong-puno ng masasarap na patok na toppings. 2007 pa ito tinayo ni Mauricio at nang makalaya ko ay dinagdag namin sa menu ang Pares Mami kung saan yon ang specialty ko na natutunan sa aking tiyahin. Sa ngayon ay maganda ang takbo ng negosyo namin. Bagamat nakapundar noon ang bahay at lupa ng aking asawa habang nasa correctional pa ako. Pero nang makalaya ako at dahil na rin sa dedikasyon namin mag-asawa na paunla rin ang aming negosyo ay nadagdagan ang aming mga naipundar, bagong bahay, kotse at maliit na farm dito sa Batangas. Napalaki na rin namin ang aming kainan. Sa totoo lang, akala ko noon ay kinalimutan na ako ng Diyos dahil puro hirap, pagdurusa lamang ang aking nararanasan. Pero nagkamali ako dahil kahit na nasa kulungan na ako noon ay hindi niya ako pinabayaan. Hindi ako napariwara at wala akong nakaaway sa loob. At kahit na maraming taon akong nawala ng kalayaan ay bumawi naman siya sa akin sa pamamagitan ng aking mabuting asawang si Mauricio. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang aking sulat sa inyo. Muli ay nagpapasalamat ako sa pamangkin ni Mauricio na tumulong sa akin na magawa ang sulat na ito at maipadala sa inyo. Hanggang sa muli Papa Dudut, magandang araw sa iyo at sa mga tagapakinig mo. Lubos na nagpapasalamat, Rosario. Maraming salamat Rosario at pinagkatiwala mo sa amin ang iyong totoong kwento ng buhay. Naramdaman namin ang hirap na pinagdaanan mo sa kamay ng una mong asawa na si Alan. Nakakalungkot lamang dahil nawalan sa iyo ng respeto at pagmamahal ang lalaking pinaglaanan mo ng iyong buhay. Naiintindihan ka rin namin kung hindi ka lumaban noong una dahil sa takot mo sa iyong asawa. Pero kung maaga sanang natauhan ka dyan sa pag-ibig mo kay Alan ay hindi mangyayaring mapatay mo sina Alan at Joyce at makulong ka ng 20 taon. Nagkaroon ka ng pagkakataon noong una na makatakas pero dahil sa pagmamahal mo kay Alan at sa pag-asa mong magbabago pa ang iyong asawa ay nag-decide ka pa rin manatili sa kanya. Kaya noong lumala na ang sitwasyon ay hindi mo na nakuha pang makatakas. Malungkot din kami na umabot pa sa brutal na krimen ang galit na matagal mo nang kinikimkim sa iyong asawa at kabit nito. Pero sadyang mabait ang Diyos dahil ibinigay niya sa iyo si Mauricio, ang taong nagmahal sa iyo ng tapat at nakasama mo sa madilim na pagsubok ng iyong buhay. At hindi lang yan, dahil sa pagtatapos ng pighati ay ibinigay din sa iyo ng Diyos ang kaginhawahan. Mga kaibigan, magsilbisan ng aral sa atin ang storya ni Rosario. Igalang mo at mahalin ang iyong asawa, huwag mo siyang saktan physically and emotionally at huwag mong
Asawahin ang isang tao kung ang layunin mo lamang ay saktan ang kanyang kalooban. Kung hindi mo na talaga siya mahal at sa tingin mo ay nagkamali ka ng desisyon ay palayain mo na siya. Nang sa ganon ay hindi kayo nasasaktang pareho. At para naman sa mga babae o lalaking may abusive na kapartner, matuto rin po tayong lumaban kung sa tingin natin ay mali na ang kanilang ginagawa at nakaka-apekto na ng malaki yon sa iyong buhay. At kung sa tingin mo ay game over na ang inyong pagsasama, ay matuto kayong tanggapin yon. Kung mawala ka na, huwag mong ipilit ng iyong sarili sa taong hindi ka mahal o nirerespeto bilang tao. You deserve more, kaibigan, and you deserve a better man. At higit sa lahat ay you deserve a better life. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo. Don't forget to like, share, and subscribe. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.